Yo, what is good YouTube? It's your boy Andrei Senpai at sa videong ito ay ating pag-uusapan kung gaano nga ba kalakas si Namikaze Minato, ang 4th Hokage at ang legendary Yellow Flash of the Hidden Leaf Village. Pero bago tayo magsimula, please make sure na nakasubscribe ka na sa ating channel kung interesado ka sa mga ganitong klaseng videos at huwag mo natin kalimutang ilike itong video na ito para mas madami pa ang makakita at makanood nito. So with all that being said, atin na nga kilalanin at alamin kung gaano nga ba kalakas itong si Namikaze Minato, ang 4th Hokage. Pero bago yan, let's first roll the intro, tebayo! So, sino nga ba si Minato Namikaze? Si Minato ay isang child prodigy na mula sa isang interesting at misteryosong clan ng Namikaze. Ito ring si Minato ang ama ni Naruto Uzumaki. Siya nga din ang naging 4th Hokage na nagbigay ng sarili niyang buhay upang iligtas ang Konoha mula sa pag-atake ng nine-tailed demon fox na si Kurama. Kinilala din itong si Minato bilang Konoha's Yellow Flash, isang legendary ninja na kinakatakutan across the whole Shinobi world o buong mundo ng Naruto, at siya din ay naging isa sa mga Jinchuriki ng Nine-Tailed Beast. So, with all that being said, sagutin naman natin yung tanong na gaano nga ba kalakas si Minato. Well, ang masasabi ko lang guys bago tayo magsimula ay sobrang OP nitong si Minato o overpowered to even exist dito sa istorya ng Naruto. Simulan natin sa speed o bilis nitong si Minato. Pagdating sa pabilisan, halos walang pwedeng itapat dito kay Minato dahil meron nga siyang jutsu na tinatawag na Flying Thunder God Jutsu. Ang jutsu na ito ay nagbibigay sa kanya ng ability na mag-teleport sa kahit saang lugar na naiwanan niya ng kanyang ceiling mark. Ito nga ay naimbento ng Second Hokage na si Tobirama Senju. Pero kahit ang Second Hokage nga na nag-imbento ng jutsu na ito ay aminado na mas magaling sa kanya na gamamit ng Flying Thunder God itong si Minato. At using Flying Raijin o Flying Thunder God Jutsu, nagawa niyang pumatay ng 1,000 hidden stone ninja in a flash. Ito nga ay nakita natin sa episode 119 to 120 ng Naruto Shippuden, kung saan ginamit nga niya yung mga kasamahan niyang ninja from the leaf. Natusan sila ni Minato na itapon yung mga kunay ni Minato na may mark ng kanyang mga seals papunta sa direksyon ng higit sa 1,000 ninja mula sa hidden stone village na kanilang kalaban. At nakita rin natin yung bilis nitong si Minato noong kalaban niya ang 4th Raikage, kung saan nakita natin na kahit ang 4th Raikage ay hindi magawang tamaan at mahuli itong si Minato dahil sa sobrang bilis nga ng kanyang Flying Raijin. At sa era nga nitong si Minato, as a Jonin at as the 4th Hokage, wala nang ibang ninja na mas mabilis pa sa kanya dahil siya na nga yung pinakamabilis na ninja sa kanyang panahon. So pag-usapan naman natin yung chakra reserve nitong si Minato. So yung jutsu na Flying Thunder God Jutsu o Flying Thunder God Technique nitong si Minato ay sobrang taas ng chakra reserve na kailangan upang ma-fireform. Kung natatandaan nyo guys, noong 4th Great Ninja War, kinailangan pa ng 3 Hidden Leaf Ninja na mga Jonin rank para lang ma-perform itong Flying Thunder God Technique upang ma-teleport ang 5th Mizukage sa battlefield. Pahirapan pa guys sa 3 ninja na yon na magawa yung jutsu na ito. While dito naman kay Minato, parang paghinga na lang sa kanya ang paggamit dito sa Flying Thunder God Technique na ito. At may sapat din na kakayahan itong si Minato para isamon si Gamabunta. Kung matatandaan natin guys, noong bata pa si Naruto, yung batang Naruto ay mayroong 3 times ng chakra ni Kakashi, at least 3 times. Mas madami yung chakra niya kay Kakashi o yung chakra reserves niya. Pero yung chakra reserve na yun ni Naruto na 3 times ng kay Kakashi hindi sapat para maisamon si Gamabunta. Kinailangan pa niya ng tulong ng chakra ng Nine Tails sa loob ng kanyang katawan para maisamon si Gamabunta. So ibig sabihin lang nito guys, masigit ng 4 times at least yung chakra ni Minato kay Kakashi. At maikukumpara natin yung kanyang chakra reserves sa isang miyembro ng Uzumaki clan. Kaya naman masasabi natin guys na hindi lang kay Kushina nagmana si Naruto pagdating sa chakra reserves niya, dahil si Minato nga rin ay mayroong napakalaking chakra reserves. Pag-usapan naman natin ang life force nitong si Minato. Mayroon nga rin siyang malakas na life force na maikukumpara natin sa mga miyembro ng Uzumaki clan. At na-prove nga niya ito noong araw na mamamatay na siya kasama si Kushina. Noong natusok na silang dalawa ni Kushina ng close
boss nitong si Kuramao ng Ninetales, nagawa pa rin niyang mag-embed o maglagay ng chakra sa katawan ni Naruto. At dito rin sa moment na ito guys, nagawang isil ni Minato ang Ninetales Demon Fox sa loob ng katawan ni Naruto. So grabe talaga yung life force nitong si Minato, dahil kahit napuruha na siya, nagagawa pa rin niyang mag-perform ng mga jutsu. At for your information lang guys, nagawang matalo nitong si Minato yung yin part ng Kurama na sinil niya sa kanyang sarili. So kung matatandaan natin, hinati ni Minato ang Ninetales Demon Beast sa dalawa, ang Yin Kurama at ang Yang Kurama. So sinil ni Minato ang Yin Kurama sa loob ng kanyang katawan noong pinerform niya ang Reaper Death Seal. So basically naging Jinchuriki itong si Minato ng Ninetales Beast. At ang special dito guys, nagawang matalo ni Minato itong Yin Kurama na ito sa loob ng katawan ng Reaper Death Seal, o sa loob ng stomach kung saan naisil itong si Minato kasama ang Yin Kurama. So tulad ni Naruto at yung Yang part ng Kurama, nag-away din at nag-agawan din ng chakra itong si Minato at ang Yin part ng Kurama. And nanalo nga si Minato sa laban na ito. Kaya naman nakita natin sa 4th grade ninja war na walang kahirap-hirap niyang na-access ang Kyuubi Chakra Mode katulad ni Naruto. So itong pagiging Jinchuriki nga ni Minato ay isang special ability niya. At meron pa nga siya guys na isa pang special ability. Ito nga ang Sage Mode of Mount Nibiru. So sa mga hindi nakakaalam, nag-training din itong si Minato sa Mount Nibiru. At tulad ni Naruto, na master nga ni Minato ang Perfect Sage Mode. At masasabi ko ngang isang genius itong si Minato, dahil nagawa niyang matuto ng Sage Mode nang hindi gumagamit ng Shadow Clones katulad ni Naruto para makakuha ng experience at training. So pure talent at pure genius yung ginamit dito ni Minato para matutunan niya ang Sage Mode. Ang kaso nga lang guys, hindi niya ginagamit yung kanyang Sage Mode dahil hindi niya ito kayang i-maintain ng pangmatagalan at hindi ito suited sa kanyang fighting style. Pero hindi pa rin natin maiaalis yung fact na na-master ni Minato ang Perfect Sage Mode ng Mount Nibiru. Inakala nga din ni Jiraiya na itong si Minato na yung Child of Prophecy na binabanggit ng Great Sage ng Mount Nibiru. So other than that, marami pa namang alam na jutsu itong si Minato. Marami siyang natutunang sealing techniques ng Uzumaki Clan mula sa kanyang asawa na si Kushina. Siya din ang nagpasimuno at nag-imbento ng jutsu na tinatawag na Rasengan, na ngayon ay nakikita nating gamit na gamit kahit sa generation ni Boruto. Especially sa manga, yung latest chapter ng manga ng Boruto, nakita naman natin yung Bullet Rasengan dito. So to conclude, gaano nga ba talaga kalakas si Minato? Kayo ang mag-decide guys. Para sa akin, mas angat pa siya sa Kage level. Dahil kung tutuusin, hindi naman nagmula si Minato sa isang special na pamilya. Wala siyang Sharingan, wala siyang Byakugan, wala siyang Keke Genkai. Pure talent at hard work itong ginamit ni Minato para umangat. So masasabi natin na isa si Minato sa mga pinakamalalakas na ninja na ating nakilala sa Naruto series. So sana guys, na-satisfy kayo sa ating video. Kung nagustuhan nyo, please don't forget to like the video at mag-subscribe na kayo para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng videos. Happy New Year sa ating lahat. Kasama sa New Year's resolution ko yung paggawa ng maraming content guys, kaya abangan nyo yung mga i-upload ko sa ating channel. So yun lang, Andresen Payout. Peace.